Ayan na. Na. Nahuli na sa napakaraming sinubo. Anyway. Okay na. Sa usapin ng pagkain at pananalapi, magkano nga ba ang dapat ginagastos natin sa pagkain at magkano ang actual na ginagastos ng pamilyang Pilipino? Natalakayin natin yan kasama ang ating resident financial expert mula sa KSK Co-op at Kalaika Foundation na si Mr. Armand Benco. Sir Armand, welcome back. Yes, at magandang araw sa mga kababayan natin sa Gitna Silangan. Okay, sa sinisweldo po o pera po ang pasok, magkano ang ginagamit para sa pagkain? Meron ba tong set na percentage na porsyento na ito dapat ang ilan sa pagkain? Or meron ba kayong computation for a family of 4 or family of 5 na ito dapat? Oo. Una, merong nilabas na pag-aaral yung U.S. Department of Agriculture. Mm-hmm. Gumawa sila ng pag-aaral noong 2009, nilabas nila noong 2010. Pinakita nila yung mga iba't ibang bansa at ilan dun sa sinesweldo ng karaniwang mamamayan nila ang ginagastos sa pagkain. Okay. At noticeable talaga doon yung mga developed countries katulad ng Amerika, Canada, England, o Inglaterra, maliit lang yung porsyento ng kanilang sweldo ang ginagastos sa pagkain. Really? In fact, below 10%. Wow. And so, this is including eating out in restaurants, hindi lang na yung grocery food sa bahay, Yung pagkain sa bahay. Yung pagkain sa bahay. Lang, okay. So hindi nasama yung eating out. So baka dahil doon baka malakas sila kumain sa labas. Maaari rin, lalo na ang mga Amerikano. Mm-hmm. Pero ang noticeable nga ron, yung mga developed countries, mm-hmm, maliit yung ginagastos nila sa pagkain. At mm-hmm, alam natin sa developed countries mas maraming mayayaman na tao. Right. 10% and below. Kasama din dyan yung Germany, Denmark, France, Spain, yung mga European countries. Okay. Merong nasamang bansa sa Middle East, yung United Arab Emirates, mm-hmm, meron din Kuwait. Mababa ang ginagastos nila para sa kanilang sweldo. Dito sa Pilipinas, ayon sa the same study, halos 40% ng sinesweldo ng o perang pumapasok sa isang household o sa isang tahanan ginagastos sa, wow, pagkain sa loob ng bahay. Okay. So sa Saudi Arabia, in the same study, close to 25%. Okay. So kung titingnan natin yung mga actual based on a study, based on a research or a survey, kapansin-pansin yung mga mahihirap na bansa na mas marami ang hindi mayaman, mas malaki ang ginagastos nila percentage-wise, mm-hmm, para sa pagkain. Is this probably because they earn less? Yun yung isang factor, okay, pero hindi siya yung major factor. Kasi talagang it plays all the variables. Mm-hmm. Mababa yung presyo ng pagkain, mm-hmm, mataas yung sweldo nila. Mm-hmm. Kaya talagang like sa Amerika, 6% lang ng sinesweldo nila ang ginagastos sa pagkain. Okay. But may factor din yung tinanong mo kanina, yung Amerika kasi kumakain madalas sa labas. Okay. So, but just the same, it cannot be denied, poorer countries, mm-hmm, tend to spend more on food. Okay. So ang sekreto, dahil basic necessity ang pagkain, para mahawakan natin ng husto ang pera, we should be wise in our food spending. Okay. So meron tayong hinanda, mabilisan lang, yes, 5 ano tips niyo para ahead tungkol sa paggastos sa pagkain. Una, mm-hmm, make a list, a menu for the week. Pag kayo mamamalengke na, mm-hmm, bibili nyo na yung pagkain for the week. Kasi yung iba, mm-hmm, namimili on a per day kasi malapit lang yung palengke. Oo nga. Bakit hindi okay yun, yung per day? Mas napapagastos eh. Mm-hmm. Kaya mas makakatipid ka. Alam naman natin, pag mas malaking kilo ng karne o mas maraming pirasong manok ang bibilin mo, mas, mm-hmm, makakatawad ka. Tapos consider in getting or having multiple variants. Mm-hmm. Yung mas maraming ulam, bibili ka ng pork, mm-hmm, or bibili ka ng chicken, mm-hmm, pero mas maraming luto ang pwedeng gawin doon, from a fried chicken to a chicken salad and yes, chicken afritada. Madami, oh. Lalo na yung mga magagaling talaga sa pagluluto, sa pagkain, mm-hmm, nare-recycle pa nila. Mm-hmm. Hindi leftover, talagang nare-recycle nila from a lechon to a paksiw. Oo nga, maliling tayo dyan. Bagay, oo, right? Okay. Tapos iwasan bumili sa convenience store. Bakit? Ang dami pa naman nun. Convenient. Kasi, convenient. Kasi you pay for the convenience. As high as 30% ha? More. Ganun pala kalaki? Yes. Hindi, yes, natin namamalayan kasi patingiting eh. Patingiting sachet, sachet, right, small, right, packaging. Sa grocery, mas makakamura tayo. Really? Or sa palengke. 30%? 30%. From 10% to 30%. Wow. You can check.
Tumingin kayo ng itlog sa oo, convenience store at tingnan nyo yung itlog sa palengke, wow, ang laki ng diferensya. So, in other words, talaga make an effort to make time, set time to go to the grocery. Yes, yes. Okay. Pangapat, yung eye level. Alam natin yan, yung mga nag-aaral ng marketing. Huwag yung titingnan lang yung eye level doon sa supermarket. Tingnan yung nasa baba. Kadalasan nandun yung equally good product na mas mura. So, kasi ang gustong i-promote yung eye level, correct, para hindi ka na mag-duck, kukunin mo yung nasa ka-level ng mata, kadalasan mas mahal yun. Okay. Panghuli, consider shopping or doing your marketing pamamalengke on a weekday. Kasi pag weekday, konti ang tao, some stores or retail outlets tend to give more promotions or discounts. Okay, okay. Pero pag-aralan nyo, ha, kasi pag minsan maganda rin pag weekend talaga, dahil dagsa, mas matindi ang tawaran. Okay. So check nyo during the weekday kung yung presyo o meron mga offering na promotions na that can help you save. Okay. So since nabanggit nyo na suggestion na weekly sila mamalengke or maggrocery, would you say weekly din dapat ang allotment ng budget or monthly pa rin to? Yes, in a month pero on a weekly basis ang disbursement, yes, 'di ba? Inalot mo for one month pero every week mo dinidisperse ginagastos. Okay. So it is always best to plan ahead. Mm-hmm. You get to save more, you get to be wiser in recycle ng ulam, not just a leftover, pero mapalitan o madagdagan yung pwedeng ilutong potahe dun sa certain ingredient na inyong kinuha. Alright, okay. Maraming salamat. Meron pa kayong dagdag na announcement? Bukas, sa May 7 at May 21, ang Colaico Foundation may seminar sa tamang paghawak ng pera. Tingnan nyo lang po ang aming website, www.colaicofoundation.com, at of course, yung aming website sa www.kskcoop.com. Okay, at hindi kita papatakasin ng hindi ka titikim dahil iniwan nila yung shawarma. Go ahead, say na yan. Okay, samantala, kung napapansin niyo po nitong mga nakaraang linggo, ay nagkaroon ng special promo ang TFC kung saan magkakaroon kayo ng pagkakataong manalo ng pay-per-view subscriptions at Sky Freight budget boxes. Nagpapasalamat kami on behalf of TFC sa matinding response ninyo sa promo na ito. Kaya kung isa kayo sa mga subscribers or nag-subscribe sa TFC between March 15 hanggang April 25 ay tumutok na at baka isa kayo sa mga nanalo. Gusto mo yun? Ayan, so habang kumakain si Sir Armand at ayan, nasa screens pa rin ninyo ang ating ayan, Sir Armand, garlic sauce. Masarap yun. Okay naman dyan. Sige, papakin nyo lang ha. Okay, congratulations sa mga winners natin na napanood ninyo ang mga at mapapanood ninyo ang pinakaabangan laban sa ating idol or ng ating idol na si Manny Pacquiao this coming Sunday for free. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan dito pa rin sa KD, kaya tutok lang at kakain na kami.